Time check po tayo. 7:40. Day number 19, Friday. So kahapon di nakagawa kasi umuulan. Pero umaraw din naman pala siya. So ngayon yung continuation ng paggawa ng bahay. So yun na, tinatanggal na nila yung forma ng binuhusang poste. Pati yung isa, tinatanggal na rin. So nakaraan, dalawang poste yung nabuhusan nila. So yun, aasinta na sila uli ng hollow block. CHB laying. So, 12 patong to bago ma-reach yung pinakataas niya. Bali, 12.5 kasi alanganin yung sukat ng hollow block para ma-reach yung height na 2.8 meters simula sa finished ground. After nung 2.8 meters, saka ilalagay yung beam or yung biga na pang second floor. Tanggal na nila aga sa kanirandi yung forma nung poste. So, pinabaklas na nila yung mga coclumber para magagamit sa susunod na poste na bubuhusan. Naayosan nila yung forma ng poste. So magkabila lang yung pinormahan niya. Kasi tipid ng konti kasi may wall na sa likod. Forman JR, nag-aasinta na dito. Nakakalampatong na bato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8 patong na, 4 na patong pa. Para ma-reach niya yung height. 4 and a half daw. 4 and a half. 4 and a half. Para ma-reach yung height na 2.8 meters. So, nakapaghalo na uli sila ng simento, graba sa kabuhangin. Sini nyo nagpapala. Sila aga, bubuhat. Papunta dyan sa bubuhusang poste. Dito sa sulok. Dyan sila nagbubuhos. So, ito yung pinakasulok na poste. Ito, binabaklasan nila yung dating naging tungtungan nang gumawa sila ng poste para sa kuryente. Babaklasin nila ito, tapos ililipat nila doon kasi magpo-post. Magbubuhos din sila bukas. So, nire-ready na nila yung mga forma. So, yan. Pang-12 patong na ng hollow block. So, last na patong. Pero magdadagdag pa rin yan ng kalahating hollow block para ma-reach yung 2.8 meters simula sa ground floor. So, kaya tapusin niya yun to. Hello everybody! Today is our day 19. Tingnan po natin yung mga nagawa po nila today. Mag-recap po tayo. Recap po ng day number 19. Simulan po natin sa harapan.
dito sa poste ng kuryente, na tanggal na nila yung mga kinabit na pamporma, yung mga kahoy. So naging mukhang maluwag na siya. Then yung mga tambak sa harapan, unti-unti na rin siyang tinatanggal. So silipin natin. So sa harapan, medyo malaki na yung nabawas niya, na naitambak na sa loob. Yung mataas na tambak dito, na itambak na unti-unti sa loob. Then nagdagdag sila ng asinta dito sa harapan. Dalawang patong yata ito, or tatlo. Then yung poste naman dito, nabuhusan na kanina. So, may mga tukod siya para hindi mabuwal or bumuka. Then nag-abang din siya ng bakal na magsisilbing lintel beam. Tutugon siya sa kabilang poste. So in the next video siguro, makikita niyo yung paano piniprepare yung lintel beam. Then dito naman, naglagay din sila ng abang na bakal. Bakal din na pagwe-weldingan nung magiging steel door jamb na ilalagay dito. So ang sukat niya 1.2 meter. So may napili na rin kaming design. Hintayin niyo na lang pag naikabit na siya. Ito, gumawa sila ng rampahan ng kartilya para makapasok yung kartilya na may panambak na lupa. So tara sa loob. Dito naman sa side na to, ito yung binuhos nila. So binakbak na yung forma. Okay naman yung resulta nung poste. Walang ampaw. Tingnan din natin yung kabila. So ito rin, ganyan din yung naging resulta niya. Buo naman siya. Then itong nasa dulo, binuhusan din nila ito kanina. So nag-abang din sila dito ng bakal para sa lintel beam. So nakabang din dyan yung mga dowel. Pag-aasintahan din ng hollow block. So dito naman sa harapan, kulang pa yung asinta niya. Bukas itutuloy nila ito. Then nakompleto rin, na rin nila yung pag-asinta ng hollow block. So umabot siya ng 12 na patong ng hollow block. Bilangin mo ako, 12. 11, 12. Okay. Tapos kalahati pa. Then maglalagay pa ng kalahati ng patong ng hollow block para ma-reach niya yung nakasulat sa plano na 2.8 meters from finish ground papunta dun sa taas or dun sa ilalim na magiging tie beam or yung biga. So dito naman lagyan na rin nila ng simento saka hollow block itong sanitary pipe. So paplantadahan naman nila ito para matakpan siya ng buo. Paplantadahan niya ng taas. So nakaabang siya para sa second floor, para sa unit 1 saka sa unit 2. Ito rin, kompleto na rin yung 12 patong. So bukas popormahan naman nila yung apat na poste. 1, 2, 3, at 4. Then magbubuhos din sila bukas. Yan, si preparation na sa taas. Hi! Dito naman sa sliding glass door sa likod, may konting adjustment. Sobrang laki kasi niya. So mag-decide na lang kami na magiging 1.6 na lang yung magiging sliding glass door niya. So tigi 80 siya. So pasok naman sa standard na 80 cm yung door niya. So dadagdagan din nila ng asinta to. Dito naman sa likuran, na ibalik na nila unti-unti tambak. Kulang pa rin to, malambot yung lupa. So unti-unti lang matatambakan din to. Then ito nga pala yung mga nahahapot na tambak kanina.
So, kulang pa siya. Hindi namin sure kung magpapa-order pa kami ng lupang panambak para masiksik siya. So, hintayin muna namin makapag-okay ng septic tank. Then, itatambak dito sa loob para ma-estimate kung kailangan pang mag-order ng lupang panambak. So that's it for today po sa ating day 19. If you haven't subscribed, please subscribe po. Saka sa mga salamat din po sa mga suporta, sa mga nanonood. Paki-like din po para notify po kayo sa mga bago po naming video. Goodbye, hanggang sa susunod po. See you.